ang mag-jowang ito sa Cebu. Daig parawang matamis na malagkit sa pagkakadikit sa isa't isa. Kung hindi rin lang ganito ang jowa mo, salamat na lang daw sa lahat! Akala ko ba joyride lang? Kapag sila'y kumakain, nakakandong at may pahalik-halik pa habang sumusubo ng pagkain. Kala ko bigas lang ang nagmamahal. Para naman hindi uminit ang ulo sa tambak na hugasin, si babae nakasampa pa sa balikat at hinihilot-hilot ang ulo ni lalaki. Shutter yarn. Upang masiguro namang walang maiiwang dumi sa sahig, si ate feeling nasa K-drama, nakapiggyback pa. For the kiligamang person. Machong-macho naman si kuya dahil ang kanyang bit-bit, hindi lang isang galong tubig, kundi pati ang kanyang nobya. Kahit tila hirap na sa pagbubuhat ng hollow blocks, aba, ang dalawa, kulang na lang magkapalitan ng mukha. When kaya? Ang Clingy na real-life couple na ito, natagpuan ng aming team na magkalingkis pa rin. Dito sa Toledo, Cebu, si Joseph at si Marimar. Kapit ka ng mabuti, baka mahulog ka sa iba. Kakapit lang ako, hindi na ako bibitaw pa. Ow! Feeling ko siya yung dawan, kaya po hindi ko na po siya pinakawalan. Never naman ako nainis na ganun siya kasi gusto ko naman yun na lagi siyang nadinikit. Clingy ako as a person. Doon ko po maipapakita na mahal ko po yung tao. Noon pa man itong si Marimar, mahilig na raw talagang sumabit kung saan-saan. Nakahiligan ko na po mag-joyride kasama yung mga kaibigan ko. Pero di ko po akalain na mas masarap palang umangka sa jowa. Bakit? May pagmamahal. Ang sarap talaga sa feeling. Pagamat aminadong Clingy, si Marimar never naman daw dinidikitan noon ng swerte sa pag-ibig. Samantalang si Joseph, galing daw sa mabigat na relasyon. Ginawa mo yung lahat tapos parang hindi niya na-appreciate. Hindi kami magkasundo. Palagi kami nag-away. Kaya si Joseph, ibinuhos na lang lahat ng hinanakit sa pagbo-boxing. Mahirap po talaga yung buhay namin. Dusi po kami magkakapatid. Lahat ng trabaho, pinasok ko na para makatulong sa pamilya. Buti na lang dun sa pagbo-boxing, kumikita kami kahit papano. Nakakatulong din sa pamilya. Si Joseph, mapagbigay talaga yan sa amin. Magkasama kaming nagbo-boxing. Hanggang sinubukan na rin niyang mag-vlog. Nakapasok ako sa battle of YouTubers. Tumas yung reach ko sa YouTube. Nakabili ako ng dalawang pambot. Nandito na tayo ngayon sa bahay namin! Nakapagbigay ako sa pamilya ko, sa mga taong nangailangan ng tulong. Pero sa kabila ng mga tinatamasa ni Joseph, tila meron pa rin daw kulang. Parang gusto kong mayroong mag-cheer sa akin. Gusto ko rin magkasama kaming habang buhay na mamahalin ako ng totoo. Hanggang nahanap niya raw ang kukompleto sa kanyang buhay. Si Marimar! Sobrang gaan. Sarap sa pakiramdam na nakita ko siya. Same vibes kami, nabaitan ako sa kanya at maalaga siya. Ayoko po na mawala siya sa paningin ko. Gusto ko po na lagi kami magkasama. Mula noon ang dalawa, hindi na mapaghiwalay pa. Pag natutulog, kumakain, at kahit daw nagte-training si Joseph sa pagbaboxing, si Marimar laging nakasabit. Pag nag-gym ako, gusto ko palagi siya nakapit, parang nakakawala ng pagod, tapos parang exercise ko na din. Pero aminado si Joseph, may mga pagkakataong nangangailangan din siya ng space. Astronaut yarn? Ano ba yan? Nakakapagod na. Meron time na gano'n na pag pagod ka na, syempre gusto mo mapahinga, gusto mo mapag-isa.
sa huli. Minsan kasi meron kayong mabigat na problema to the point na parang hindi na namin mabili yung mga needs namin. Pero parang napag-isa namin na okay lang, at least magkasama kami. Kakaya namin. Gumagaan yung mga problema namin pag palagi kami nagkasama. Sakit naman sa mata. Sana po may mag-donate ng wheelchair. Sko, parang mga ewan. Napaka-OA. Gusto ko lang linawin din na yung sa video. Di po literal na lagi ako nakadikit in a real life. It's just for content lang po yun. Pero may time po na ganun ako kaklingit. Pero para kay Joseph, si Marimar, kailanman, hinding-hindi raw magiging pabigat. Siya rin daw ang inspirasyon niya. Kaya kailan lang nakagraduate na siya ng high school? Sobrang saya ko na nakatapos ako. Dahil sa mga magulang ko, tinaguyod kami kahit madami kami. Sobrang halaga sa akin yung pag-aaral para sa kinabukasan ko at sa binubuo kong pamilya. Ikaw yung babae na binigay sa akin. Kaya ikaw ay alagain. At ikaw lang babae hindi na makahanap ng iba. Sa'yo lang lahat yung naramdaman ko. Para sa'yo to, I love you, mahal. Andito lang ako para sa'yo. Kahit saan man sa mundo, I always love you. Salamat. Sana maabot natin yung pangarap natin at makatulong sa ating pamilya. Ang buhay, kung meron kang katuwang, mas gumagaan. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.